Ano nga bang pamamaraan ang pwede nating gawin upang tumibay ang pintura ng ating tambucho? Ano ba pwede nating gamitin pintura at pamamaraan upang tumagal po ang pagkakampinta ng tambucho ng ating motor? Yan, pero bago po ang lahat, syempre, welcome back to my channel, The Hustlers TV. Isang pinagpalang araw po para sa ating lahat. Panibagong araw, kaya panibagong vlog na naman po tayo. So, balik po tayo sa pintura ng tambucho. May mga nagtatanong po kasi sa akin. Ito, base lang to sa aking experience. Kasi sa tambucho po talaga, wala po tayong masasabi na talagang matibay na pintura na dapat nating gamitin. Ewan na lang natin sa ibang bansa, no? Pero dito sa Pilipinas, sa tingin ko ay kung ano lang yung ating nabibili na pintura or spray paint na heat resistant o yung mga high temp kung tawagin. Dati po, nung ako po ay nagpinta niya, nung meron pa akong big bike at motor, ang ginagamit ko yung BHT high temp. Mumipili po ako ng mataas yung temperature. Dati noon, parang pinakamataas lang ang nabibili namin noon, nasa 500 lang degrees Fahrenheit. Pero ngayon, meron ng mas mataas, mga 1,200 degrees Fahrenheit. Yan. Ngayon, medyo ang mga sumisikat ngayon na spray paint ay yung mga boss ni Samurai. So, ayan. Ayan, Nico. Yan ang mga sumisikat na spray paint ngayon. Nawala na rin yung aking dating ginagamit. Yung favorite na spray paint ko, yung Pilox. Nawala na po eh, no? So, pagkagagamit kayo ng spray paint na high temp, piliin nyo po yung mas mataas po yung number o temperature na nakalagay po dun sa spray can. Ano bang pamamaraan ang pwede po natin gawin bago natin gamitan ito ng high temp na pintura? Una po, linisin po natin yung ating pipe o yung tambucho. Gamitan po natin ang lihang 120. Sabayan po natin ito ng krudo or gasolina. Baka ito ay may mga langis-langis pa. Then yung mga sulok-sulok ay gamitan po natin ng steel brush. Then pag nalihan na po natin at nawala na po yung kalakalawang o yung mga langis-langis, sabunin na po natin ito ng joy dishwashing liquid. So after po nating masabon, patuyuin po natin at pag nasiguro na po natin na malinis to, ay bugan po natin ito ng high temp na primer. Dati noon hindi nga po gumagamit pa ng high temp primer. Diretso na kagad yung high temp na glossy. Pero itry po natin itong primer, no? Baka sakali na mas matibay. So, ito naman eh, parang nag-experiment lang tayo. At hindi naman po ilalabas itong pintura na to kung hindi makakatulong. So, ang gawin natin, bago natin ito itubugahan, ako nagbubuga kasi nito ay pagkalinis, ikakabit ko ulit sa makina ng aking motor. Then, patatakbohin ko yung motor. Hindi ko muna ipipix yung pagkakakabit ng tambucho. Basta, ikakasa ko lang doon sa pinaka-exhaust niya. Then, pag-start ng motor, painitin ko lang. Then, pag mainit na yung motor, talagang sobrang init na. O sobrang init na ng pipe niya, o ng tambucho niya. Saka ko siya bubugahan ng spray paint. Makikita mo, umuusok, mga ngamoy yung pintura, medyo para pumukulo pati siya. So, hayaan nyo lang. Then, hayaan nyo lang siya, then na pipirmis din naman po yan. So, pagka-spray nyo po na first coat, patuyuin nyo lang. Then, second coat, pakan nyo ulit, pagkatuyo. Ganun din, tumatakbo rin ang makina, mainit din ang tambucho. So, mga hanggang 3 coat. Kung gusto nyo medyo makinis ang pagkakabuga, palamigin nyo muna yung ating tambucho. Patayin nyo muna yung ating makina. Then, palamigin lang muna natin sandali yung tambucho. Then, lihain po natin siya ng 800 grit. Kahit basahin nyo po ng tubig para kuminis po. So, balik na naman po tayo sa pagbubuga. Then, pagkaliha, punasan po natin ang basahang tuyo. Then, pa-startin na naman po natin ang makina ng motor. Then, hayaan po natin mag-init po ulit yung tambucho. Then, pag mainit na po talaga siya, saka po natin bugaan siya na kung ano gusto nyo na high temp, kung glossy po ba o matte lamang. Kung
glossy, eh, bibili po kayo ng high temp na glossy. Kung matte lang ang kailangan nyo o yung flat hindi makinta, bili po kayo ng matte or flat na high temp. Pero pwede din nyo po itong gamitan pa ng high temp na clear coat, clear top coat. Meron din po available niyan. So ayan po isa sa pamamaraan na mas makakatulong ito kaysa bubugahan po natin ng malamig yung ating tambucho. So kung may hirapan po kayo na magbuga pag nakakasa, kasi pag nakakasa po yan, yung mga ilalim, mga sulok-sulok ay baka hindi po abuti ng pintura. So bago nating nabugahan yan, siyempre balutan muna natin lahat ng pwedeng maanggihan ng ating pintura sa pagbuga natin ng tambucho. Balutan muna natin, then saka natin isalpak ang tambucho. So meron pang dalawang pamamaraan. Kung may hirapan kayong magbuga na nakakasa sa motor, ay kung meron po kayong heat gun. Ganoon din po, nalinis nyo na po. Same proseso po, no? Pagkakaiba lang po, yun ay pinainit sa takbo po ng makina. Ito po ay paiinitin naman natin sa heat gun. So ganoon din po, mainit po yung heat gun. I-setting po natin, no? I-set po natin saan mainit na temperature ang ating heat gun. Then painitin po natin yung ating tambucho. Pag mainit na at hindi na kayang hawakan talaga ng kamay, then same proseso rin po, bugahan po natin ng high temp primer, mga tatlong patong din po. Then pagka lamig, lihain din po natin ng 800 grit. Then linisin din natin, patuyuin natin. Then saka po natin painitin ulit ng heat gun. Then saka natin bugahan ng high temp kung anong gusto nyo, kung makintab po ba o flat. Then kung gusto nyo pong lagyan ng high temp na top coat clear, pwede rin po yan. Then ito pa yung isang pamamaraan pa. Kung wala po kayong heat gun, nahihirapan po kayong bugahan na nakakasa po sa motor ang ating tambucho, bugahan nyo po siya sa yung matindi po yung init ng araw, yung tirik na tirik, let's say mga 12 noon, talagang ramdam yung sobrang init. So same procedure din po ulit, pagkalinis na po natin siya, ibilad sa araw. Ibilad po natin kahit mga 30 minutes o isang oras, yung pag talagang sigurado na pong mainit na mainit. Saka po nating applyan siya ng high temp primer. Tatlong patong din po, same procedure din po sa dalawang una kong nabanggit. Then pagkatuloy, lihain din ulit natin ng 800, then linisin, then painitin po ulit natin, bilad po ulit natin sa araw. Pag mainit na mainit na po, saka na po natin bugahan kung anong gusto nyo, kung makintab po ba o flat o matte na high temp. Then kung gusto nyo panlagyan din ito ng high temp top coat. Ito po ay based lang po sa aking experience. Sana po ito po ay makatulong sa inyo. Kung ito po ay inyong nagustuhan, baka pwedeng makahirit naman po ng isang like po dyan. At para naman sa mga bago pa lang sa ating channel at hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe at pakihit na rin ang notification bell para ma-notify kaya at updated ka sa mga video na aking ina-upload. Hanggang dito na lang po. Muli po ang inyong lingkod, The Hustlers TV. Thank you for watching. Keep safe and God bless.